Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Christ Love Fellowship. Ito po ang unang broadcast ng ating mensahe ngayong linggo po. Sabi nga ay hindi handa ang COVID pandemic, ang quarantine, para hindi tayo mapagpuri sa Diyos na sama-sama. Kaya po, ngayon po ay tayo po ay sama-sama magpuri at magpasalamat sa Diyos sa atin ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po Lord sa araw na ito, Panginoon. Tunay, napakadakila mo sa araw na ito, Panginoon. Salamat po Lord, in spite of everything, Panginoon, nandiyan pa rin kayo sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi nyo kami pinapabayaan. Panginoon, sa aming worship service po ngayon, mangusap kayo sa amin. Kahit ito'y hindi face to face, Panginoon, pero Lord, alam ko, ang iyong salita ay mangusap sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Magdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Good morning po. Binabati po namin kayo sa isang magandang umaga na ito na tayo pong lahat ay mabe-bless dahil sa mensahe at sa mga awitan. Nawa po, join us for these few moments para makilala natin ang Panginoon at sa Kanyang plano sa ating buhay. Just sit, relax, and be blessed today. We bless you in Jesus' name. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako mong si Ramil Infante at narito po ang isa sa mga pangunahing broadcast ng aming iglesia dito po sa CLF. Kasama ko po ang Pastor Penny at ang Pastor Clarence. Ganun din ang isa sa mga young people dito na nagpawid kanina, Sister Jasmine. Nais ko po maghatid ng salita ng Diyos dito po sa aklat ng mga awit. Ika-apat na po at dalawa na awit. Ang sabi po dito ng anak ni Cora, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batas, ganon humihingal ang kaluluwa ko sa panalabig sa iyo o Diyos. Inauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? Ang aking mga luha ang naging aking pagkain araw at gabi. Habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandun ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naalala at nanlulumo ang aking kaluluwa sa loob ko. O kung paanong ako'y nagpapatuloy sa karamihan at pinapatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos na ang aking mga tinig ay may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdidiwang sa kapistahan. Bakit ka nanlulumo ang kaluluwa ko? At bakit ka napapagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat upuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon na yun na ating narinig. Kamusta ka na? Yan ang nais ko itanong sa iyo. Kamusta na ang iyong buhay? Dito sa mga panahon na ito na wala tayong pinagkakakitaan, kulang ang ayuda, at hindi tayo makapagtrabaho pare-pareho, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Dito sa mga panahon na ito na tayo ay halos 2 buwan na nakakulong sa ating mga bahay, at ang sabi ng IATF na kung papayagan sa Setyembre pa ang mass gatherings, yan po ay mga mahulugan ng 5 buwan na walang fellowship, physical, ang iglesia. Kamusta na? Ang personal devotion mo, ang panahon mo sa pananalangin, kamusta na? Naapektuhan ba ng gusto, pababa? Nabawasan ba ang alab o init ng iyong paglilingkod? O nakasumpong ka ng dahilan para lalong mag-init? Ang sumulat po ng awit na ito, ang sabi ng ibang komentaryo ay mga anak ni God, ay mga worship leaders. Sila po, ang sabi sa verse 4, ay nangunguna sa panambahan, pinangungunahan nila ang karamihan na mayroong sigaw ng kagalakan at mayroong pagpipista papunta doon sa bahay ng Diyos. Naaalala niya na mayroong panlulumo at mayroong kalungkutan ang mga bagay na yun. Kagaya po natin, ang sumulat na ito ng awit ay nagkaroon ng quarantine faith. Ang kanyang pananampalataya ay na-quarantine. Sa kung anong dahilan, hindi siya makapunta sa simbahan, hindi siya makasamba, hindi siya makapamuno. Kamusta na? Alam po ninyo, ang sumulat ng Psalm 42, for some reason ay nag-undergo ng isang stage of depression. Ang ilan sa mga naramdaman niya ay hindi kaiba sa mga naramdaman ng karamihan mga Kristiyano. Ang sabi niya doon, ang kanyang mga luha ang kanyang naging pagkain araw at gabi. Anong mga naiisip mo? Ano ang nararamdaman mo? Nag-undergo ka ba ng self-pity? Wala ka nang makain? Wala kang mahingan? Yan ang suliranin ng marami ngayon. At naririnig niya araw at gabi, sinasabi ng ibang mga tao
nasa lang yung Diyos. Ikakaroon siya ng mga tinig na nagbibigay ng pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sino? Kanino natin na ipapako ang ating pagtitiwala? So sabi niya dito, kalaliman ay tumatawag sa kalaliman. Nararanasan niya ang mga panahon ng kalungkutan, panahon ng depression. Ito po yung nararanasan ng maraming mga Kristiyano sa panahon niya. At ang nakababahala ay baka pati sa pananampalataya, dinaganas ito ng marami sa atin. Kamusta ka na? Nais ko pong makita natin na ang sumulat na ito ng mga awit sa kabila ng kanyang kalagayan ay nakasumpong ng mga dahilan. Papaanong ang kanyang pananampalataya sa Panginoon ay lalong lalalim, lalong titibay, lalong lalago. At ito po ang mga sumusunod na sikreto niya. Unang-una, binuksan niya ang kanyang tunay na kalagayan sa Panginoon. Tayo po mga Kristiyano sa panahon natin, ang nakakalungkot, tayo po ay nabubuhay doon sa panahon na ang lahat ay gusto nating maayos. Feel good. Everything should be okay. Hindi tayo bukas doon sa mga pananaw na ang pananampalataya, ang mananampalataya ay dapat dumadanas ng ganito. Dapat nakakadumadaan sa mga ganitong kalagayan. Ayaw natin nun. Ang gusto natin, everything is okay. Pero hindi po ganun ang totoo. Ang totoo po, minsan, kailangan natin maging totoo sa Diyos. Aminin natin sa Kanya na tayo ay nahihirapan. Aminin natin sa Kanya na tayo ay nalulungkot. Kaya ang sumulat ng awit na ito ay kahanga-hanga kasi inutusan niya yung kanyang kaluluwa. Ang sabi niya, bakit ka nanlulumo kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? He is talking to himself. But before he realizes his true situation to himself, he first realized his self, himself before God. Kinilala niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Ang sabi niya sa verse 5, Panginoon, nanlulumo ako. Panginoon, nananabik ako sa iyo, sabi sa verse 1. Ang binibigyan ng pansin doon, hindi yung tupa at yung tubig. Ang binibigyan ng pansin doon, yung pagkauhaw ng isang tupa. Habang kung ating ilalarawan, ang isang tupa na nandoon sa ilalim ng lilim, habang sikat na sikat yung araw, ay iniintay niya na bumaba yung araw upang makapunta siya doon sa tabi ng batis. At habang iniintay niya yun, humihingal siya sa pagkasabik doon sa tubig. Yun ang ibinibigay na larawan ng kaluluwa ng taong ito patungkol sa kanyang pananabik sa Panginoon. Kaya nais kong kumustahin ang relasyon mo sa Panginoon. Nananabik ka pa ba sa Kanya? Namimiss mo ba yung mga panahon na nandoon ka sa loob ng pagsamba at nararanasan mo yung presensya niya? Na nangungusap sa iyong kaluluwa ang mga salita ng Panginoon habang nagdi-devotion ka, habang pinapakinggan mo yung nangangaral, habang binubuklat mo yung mga salita ng Diyos, nakakaranas ka pa ba ng ganoong pananabik? Ang sabi niya sa verse 2, ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, Panginoon. Kailan ako paririto? Kailan ka paririto at tatagpuin mo ko? Mayroon siyang malalim na pagkauhaw habang lumilipas ang mga panahon, habang tumatagal ang mga araw na hindi siya nakakapunta doon sa church, lalong nananabik ang kanyang kaluluwa sa Panginoon. Ano po ang mga binabasa natin ngayong panahon ito? Ano po ang ating pinapanood sa TV? Alam niyo, ang isa sa mga downside nitong online church, nawawala yung disiplina natin sa panahon kung kailan tayo dapat sumumba. Kasi pwede natin i-replay. Mamaya na lang bago ko matulog tsaka ako papanoorin si pastor. Hindi kagaya dati, napipilitan tayong gumising ng maaga, pumunta sa iglesia ng maaga, yung disiplinang spiritual, yun ang nawawala rito. Maganda po yung ginagawa ng mga churches para magmaputol ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ikaw,
kamusta na ang personal na disiplina mo sa relasyon mo sa Panginoon? Nakasampung siya ng malalim dahilan para mauhaw siya lalo sa Panginoon. Natuklasan niya ang kalaliman ng kanyang pangangailangan sa Diyos. Yun pong kalaliman na yun ang ating kauhawan, ang magiging kalaliman din ng pag-abot ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Binuksan niya ang kanyang sarili sa Panginoon. At dahil naging totoo siya sa Diyos, ikalawa, naging totoo siya sa kanyang sarili. Binuksan niya, nagpakatotoo siya. Sabi niya sa verse 4, ang kaluluwa ko ay nauuhaw sa iyo, Panginoon. Yun ay pagkatapos niya sabihin, bakit ka nanlulumo? Pero inamin niya. Alam po ninyo, okay lang po na aminin natin sa Panginoon ang tunay na kalagayan ng ating kaluluwa. Kung nalulungkot ka, sabihin mo, Lord, nalulungkot ako. Kung nasasaktan ka, sabihin mo, Panginoon, nasasaktan ako. Tama po yun. Kailangan natin maging totoo. Hindi magpaimbabaw. Minsan, sinasabi natin, okay ako. Pero ang sa totoo, sa kalooban mo, ikaw ay nalulungkot. Ikaw ay nawawala. Ikaw ay nangihina. Ikaw ay nalululong sa kasalanan. Kailangan natin buksan ang ating mga sarili sa Panginoon. Alam niya. Alam niya lahat. Kilala ka niya. Kailangan mong sabihin sa kanyang totoo. Binuksan niya ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa sa Panginoon. Naging totoo siya sa kanyang nararamdaman at inilagak niya ang natatanging pag-asa niya sa ating Diyos. Wala pong ibang makapagtutugon sa kalaliman ng ating pangangailangan maliban sa Panginoon. Baliwala ang buhay pag wala sa buhay si Kristo. Baliwala ang buhay pag wala ang buhay ni Kristo. Lumapit tayo sa Panginoon. Ang pag-asa natin ay hindi nabibigo. Yan ang sabi ng aklat ng Roma. Lumapit tayo sa kanya. Sa mga panahon, handa na tayong sumuko. Nagusto na natin mag-give up. Come to God. He is waiting for you. And He is going to meet you where you are right now. Nais ko po kayong ipanalangin. Tayo po lahat ay magluko ng ating mga ulo at tayo po mananangin. Dakilang Diyos, nakikilala mo po ang bawat isa na naabot ng inig na ito. Nalalaman po yung aming mga kalagayan. Sa panahon na ito ng pandemya, marami sa amin, Panginoon, sa kabila ng pagka-quarantine ng aming mga physical na katawan, maging ang aming mga pananampalataya ay na-quarantine na din. Huwag mo pong itulot na ang aming mga puso ay manlumo, manghina. Huwag mo pong ipahintulot na malayo kami sa iyo, Panginoon. Binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo. Abutin mo kami sa kalaliman ng aming mga pangangailangan, sa kalaliman ng aming mga iyak. Tingin mo kami, Panginoon. Kailangan ka namin. Nananapit kami sa iyo. Hipuin mo kami. At muli, Panginoon, ibangon mo ang aming mga pananampalataya. Tugunin mo, Panginoon, ang katiganan ng aming mga puso. Piligin mo kami. Muli mong sariwain ang aming pagtitiwala sa iyo. Narito kami ngayon, inaamin sa iyo ang totoo. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin, Panginoon. Sa aming mga pinag-aarian ng kalungkutan, ang presensya mo ang siyang sumama. Sa aming mayroong mga sakit at karamdaman, ikaw ang aming kagalingan. Sa amin na nagkukulang, Panginoon, tustusan mo po, tustusan mo po ang aming mga pangangailangan. Maranasan ang bawat isa ang kasapatan mo sa anumang lalim ng sitwasyon na meron kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Kailangan ka namin. At nais namin ilagak sa iyo ang natatanging pag-asa na meron kami. Itatawid mo kami dito. Itatawid mo kami at magtatagumpay. May layunin ka sa aming buhay. Bakit mo pinaranas sa amin itong bagay nito? Maghari ka.
ang layunin mo ang siyang maganap at mapangyari sa aming buhay. At palain mo po ang aming mga kapatid na nanonood ngayon. Ingatang sila. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Itinatalaga namin sila sa inyo at hinihingi namin sa inyo. Maghari ka, Panginoon. Aasa kami sa iyo at magpupuri pa kami sa iyo. Ikaw ang kagalingan ng aming mga puso at ikaw ang aming Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Sa kabuuan ng araw na ito, maghari ka. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Mamungay ito sa amin. At pagpalain mo po ang iyong pangalan. Ibinibigay namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng masasalamat, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaatin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palayin po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Purihin ang Diyos.